everyone, good day. So we are now here and we are tackling about introducing our newest artist in Glorious under Glorious Arts Productions. Ayan. By the way, I am Ate Louvie. Ayan, under Glorious Arts Production, as you can see from our page, makikita nyo na lang, scroll down na lang kayo doon regarding us and who we are. Ayan. And today, we are introducing one of our newest artists na soon we're gonna be launching this month of June. Ayan. So, ipapakilala ko and sobrang excited akong ipakilala sa inyo ang ating very own Kuys Ron. Ayan. So, can you tell us something about yourself, Kuys Ron? Very short lang. Wow, nakaka-bless naman na maging part ng Glorious Art Production. Hi, mga kapatid! I'm Kuys Ron, pero ang full name ko ay Romar S. Salindayaw. Proud na Ilocano at magandang gabi or magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. Thank you so much, Kuys Ron. Ayan. So, for today, magtatanong ako ng series of questions that we're going to dig deeper. Ayan, regarding you, sino ka, ayan, at kung ano yung mga values mo in life, what are we going to expect from you. Ayan, so our very first question is, what was your life before you became a Christian? Wow. Parang it's a great privilege na ma-share din kung paano ako naging Christian. Yes. And I'm taking this opportunity para malaman ng iba. So, ako dati, sobra akong mabisyo. Magulo yung buhay ko. Walang kadire-direction. Nasali sa mga maraming fraternity, napasok sa mga maraming religion. Muslim na lang yata hindi. Hanggang sa napunta ako sa Maynila, then doon nabago yung buhay ko. Doon ko nakilala ang Panginoon dahil nung pumunta ako ng Maynila, ang balak ko lang talaga ay ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Kasi nag-aaral ako ng grade 12 noon dun sa province namin, sa Cagayan Valley. And nag-transfer ako dito sa Maynila, which is yung amo ni inang ko ay si Bishop Ray Pebenito. And sobrang blessed ako kasi nasama ako sa scholar. Then nung unang Sunday nang dating ko dito, ninpayat ako mag-church. And dahil marami nga akong napasok na narili yun, parang nung unang service, parang walang epekto yung service sa akin. Kasi parang ordinary lang siya. Kasi sa dami-dami pa naman na napasok kong religion, eh parang wala. Yung pangalawang service na pangalawang linggo, parang something happened. Hindi ko ma-explain. Word cannot explain. Then hinayaan ko lang, parang hindi ko pinansin, pero alam kong mayroong nangyari sa... Then, eto na yung pangatlong service, pangatlong linggo na attend ko. Ang service ng Jesus Loves You City Church. Grabe! Hindi ko na-expect yan. Kasi nung yung message, yung word of God na ni Bishop Ray, parang lahat ng mensahe niya, parang bato lahat sa akin, ganun. Hanggang nag-call altar na. Then, nag-ask siya ng step of faith. And sabi ko naman nung time na yun, diba parang ito na yung time, i-surrender yung buhay. And may sinabi siya na merong tao dito na gusto niyang buksan yung puso niya pero hindi niya alam kung paano. Pero subukan mo mag-step of faith ngayon. So parang ako yun, gumanon ako. So, okay, wala namang masama kung bubuksan ko yung puso ko para sa iyo, Panginoon. So, sige, buksan ko, pumasok ka, baguhin mo. Wow! Yung araw na yon, doon nagsimula yung pagsunod ko sa Panginoon. Doon ko nagsimula na i-surrender yung buhay ko na gusto ko rin naman na mabago. So, hindi naman siya agad-agad na totally Christian na, pero doon ko natutunan na hindi pala pagtanggap lang ang pagiging Kristiyano, kundi pagiging masunurin sa salita ng Diyos. Ayan. Thank you so much. Napakaganda nung na-share mo sa amin. Ayan. Kahit na si Kuys Ron, which is all we know, yung pangalan niya is Romar. Ayan. Doon namin siya nakilala. Ever since, ngayon po lang narinig yung side of your story about being Romar. Na paano ka naging Kristiyano. And thank you so much for imparting that with us. Ayan. So next question natin. So,
And I know you're very talented. You have a lot of things na kaya mong gawin. Ayan. But alin dito yung talagang passions mo? Passion mo in life, you love doing. So maybe you can share it with us. Wow, total na, na total yun nga. Hindi naman sa madaming talent, pero Ang humble. pero siguro meron lang akong passion sa pagsasayaw. Number one yan, pagsasayaw. Yes. Which is ginagamit sa ministry, pag-serve sa Lord. Pagbabasa, mahilig din ako magbasa kahit hindi masyado magaling magbasa. Basta matyagala ako magbasa. At ito, pinaka-paborito ko talaga, magsulat. Kahit hindi magaling magsulat, nagsusulat ako ng mga poems, poetry, minsan kanta rin, at motivation message. Mga motivation messages. Ganun. At tumutulong din sa iba. At higit sa lahat ngayong Kristiyano na ako, isa sa pinaka-the best na passion ko sa buhay ay ang paglingkuran ng Panginoon. Ayan. Glory to God. Thank you so much, Kuys Ron. Ayan. So, talaga naman nakita namin, no? And masusubaybayan ninyo yung journey niya as we start his journey this coming June. Makita niyo yung talagang skills niya in writing. And it's proven and tested. Ang galing talaga ni Romar magsulat. Ayan. Okay. All right. So, okay. In the process of learning, but talagang visible yung talent and skills. Ayan. Okay, for our next question. So, dinami-dami nang naganap sa buhay mo from your past and ngayon sa present. Can you name three highlights of your life? Yung talagang di mo malilimutan. Yun. Actually, ayaw ko na sanang balikan tong topic na to eh kasi minsan nakakasakit. Pero sige. Ang kahit top good three or ko. Bad. Oo, top three. Yeah. Ang top three ko, ang unang-una, sa murang edad, nakapasok ako sa mga sari-saring trabaho. Sobrang dami. Construction man, bukid man, budigero man, or et cetera, et cetera. Pangalawa, sa murang edad din, napakaraming bisyo kong napasukan. Huwag ko nang isa-isayin, pero sobrang dami. Ha? Ang dami talaga, kahit pinagbabawal noon. Pinasok ko. At ang pangatlo, siyempre, ito. Ito yung gusto kong balikan when it comes sa highlight sa buhay ko. Nung sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoong Jesucristo. Yan yes. Talaga. I think in every question, talagang memorable yung pag-surrender mo ng buhay mo. Yan na. Talagang, di malilimutan. Life's turning point. Ganon. Yeah. Alright, so thank you so much. Ayan. And doon sa mga highlights na sinabi mo, syempre marami ka ng napagdaanan. So, in this journey, masalo ka namin makikilala, no? Pero, sa lahat ng napagdaanan mo from before up to now, and kung paano ka na naging ikaw bilang ngayon, na magiging Kuys Ron na makikilala namin. So, ano naman yung three life lessons that you can impart to each and every one of us? Oh, eto, sa dami-dami rin talaga na natutunan ko na rin sa buhay. Hindi naman sa sobrang dami. Pero ito yung pinaka number one na natutunan ko. Life without Jesus Christ is not life. Alam mo yun? Ang buhay na walang Jesucristo ay hindi talaga buhay. Kasi sabi niya eh, He is the life. So kung wala siya sa buhay mo, hindi mo masasabing buhay ka talaga. Napakalawak nito, pero subukan mong tanggapin si Jesus Christ, makikita mo kung ano talaga yung buhay. At ang pangalawa, lahat naman posible, pero hindi lahat necessary. Alam niyo yun? Lahat pwede eh, pero hindi lahat dapat. Pwede kang maging mayaman, pwede kang maging masama, pwede kang kahit anong gawin mo, pwede mong gawin. Pero dapat ba nagawin mo? Dapat ba nagawin mo ito? Di ba hindi? Kasi kung lahat na lang pwede ay ginagawa mo, sinasabi mong dapat, baka ito pa yung rason para mapapalayo ka sa Panginoon, ito yung rason para masira yung buhay. So, lagi natin tatandaan na lahat naman posible. Wala namang imposible, pero hindi lahat necessary. And last one? And last one! Ito, maganda to. Promise.
hindi mo malalaman na ginto ka hanggat hindi ka nasusubukan. Wow, Yan. nice. Kasi, alam niyo, ang buhay po, natutunan ko ang buhay. Parang pag-aaral yan eh. Hindi mo masasabing may natutunan ka. Hindi mo masasabing may natutunan ka kung walang pruweba. Hindi mo masasabing Kristiyano ka kung walang bunga. Hindi mo masasabing mabait kang tao, mabuti kang tao, kung ang nakikita naman nila eh parang kabaliktaran sa Kabaliktaran. sinasabi mo. Yeah. So, hindi mo malalaman talaga na ginto ka hanggat hindi ka nasusubukan. Trials ay parte na ng buhay natin. Pero yung trials na yun, i-take natin para, kumbaga, i-grab natin yun hanggat kaya natin dahil may Jesus tayo. At yun yung magpapatunay na kapag napagtagumpayan na natin yun, ay tunay na tayo ay mananagumpay at tunay na tayo ay ginto. Okay, and thank you so much, no? Kuys Ron, napakaganda ng mga life lessons na na-share mo. Ayan, and I do hope it will be heard and ma-receive siya ng mga taong nakapakinig sa'yo ngayon. Ayan, so, eto naman, next question natin is, of course, in everything that we do, there should be a purpose or a reason. So, our question is, what is your greatest reason in deciding to become an artist or an influencer? Yeah, naniniwala ako na lahat tayo, lahat ng ginagawa natin, dapat meron kang magandang layunin, bakit mo ginagawa. So, sa akin naman, yung greatest reason, napakasimple lang pero it's a huge perspective for me na nakuha ko lang din sa salita ng Diyos sa Revelation na sabi niya, to be the salt and light of the world. Yes. So, para sa akin, para sa tayong lahat ng mga Kristiyano, it's a great privilege eh, na maging salt and light na sinasabi ni Lord sa atin. So, tayo bilang isang Kristiyano na binigyan ng ganitong privilegio, ay dapat gamitin natin. Kumbaga, ito'y regalo eh. So, ang Panginoon matutuwa kapag yung regalo niya sa atin ay ginagamit natin sa tamang kaparaanan. Hindi para sa fame, hindi para sa kung anong tingin sa iyo ng tao, kundi para gampanan yung sinasabi ng Diyos na gawin natin. Yeah, thank you so much, Ron. Which is aligned din to sa key verse ng Glorious Arts and Production, no? Yung Matthew 5:14 wow. to 16. So pag binasa na Bautista yan, sabi dito, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Diba? Talaga, ano, hindi ka dapat itago yung ilaw ko. Let your light shine. Sabi nga ni Carrie Job, diba, sa kanta niyang We Are, let your light shine. At saka, ate, may gusto pa akong gusto kong idagdag. Sige lang. Go. Kung sakali, alam mong merong kang ningning, alam mong merong kang alat, pero tinatakluban mo yung sarili mo. Parang walang silbi. Walang silbi yung pagkakaroon mo ng alat na binigay ng Panginoon, pagkakaroon mo ng flavor, pagkakaroon mo ng ningning, kung hindi mo siya ginagamit. Pero dapat gamitin natin yon para sa kapurian ng Panginoon, hindi para sa atin. Yes. Kasi gift lang Ayun. Din. Perfect. Napaka-perfect ang sagot mo. Ayan. Ayan. Thank you so much, Kuys Ron. Ayan. So, ito naman, kung may reason ka na why you decided to become an influencer, ngayon naman, what's your reason why you decided to become a part of Glorious Arts and Production? Yan. Ito yung ngayon, gusto mo marinig. Kanina, kung naka-align, siguro, kung naka-align tayo dun sa keywords natin. Ngayon, ito naman talagang hindi ko na siya pinag-isipan eh. Kumbaga talagang ito na yung binigay sa akin na thought ni Lord. Na ito, ba't ka pumasok? Ganun, Lord, bakit nga ba ako nag-design? Nag-speak sa akin si Lord na basahin mo yung vision. So binasa ko yung vision. Then ito na yung nagtulak sa akin kung bakit ko gustong or ba't ako nag-decide na maging part ng Glorious Art Production. Kasi naniniwala ako sa vision and mission ng GAV or Glorious Art Production na ang Glorious Art Production is a great steward of God's gifted talent, skills, and artistry sa paglikha
ng mga positibong epekto and being avenue to transform our society and help the communities gamit ang mga social media platform. Di ba? Napakaganda. So, paano hindi ka magde-decide kung yung mga sinasabi ng Panginoon na dapat mong gawin ay nasa part ng production na ito? Di ba? Amen for that. Yes, thank you so much, Romar. Ayan. So, yun talaga yung main goal natin, no? To cultivate artists na may same passion, same mission, na align kay Glorious, no? At magsuportahan tayo in terms of, you know, sharing the word of God, using your talents and skills, di ba? Yes. To cultivate itong social media world. Kasi itong social media world is hindi na ito mawawala eh. Talagang, siguro kahit magkaanak ka pa, Romar, or kahit ka na, di ba? Hindi ako makakanak ate. Same, sorry, magkaanak, sorry. Ayan, so hindi na mawawala yung Facebook, hindi na mawawala si Instagram, nandiyan na si TikTok, nandiyan na si YouTube, so lahat nandiyan na. So why not let's have this platform, diba, to share the goodness of the world instead of sharing negativity. So yeah, thank you so much, Ron, kasi you have decided to join with us. Ayan. So meron pa akong mga natitirang last two questions. Ayan. So ngayon, what are your expectations in your journey becoming the Kuys Ron of Glorious Arts? Diba? Kasi syempre, meron kong expectation eh. Of course, once we launch you this soon, may mga mangyayari na sa'yo. Ayan, may mga magagawin ka na din. At meron na din mga dapat i-expect ka. So, what are those? So, ang unang in-expect ko, hindi lahat matutuwa sa gagawin ko. for sure ako na maraming magbabash. marami kang ma-encounter na discouragement, mga disappointment, mga trials na minsan parang tigil ko na kasi parang walang nangyayari. Ganun. Kasi ganun naman talaga sa una, hindi naman talaga agad mag-boom, ganun. Naniniwala ko na process yan eh. Pero yes, through all circumstances na maaari kong maharap, in-expect ko rin na dito ako mas lalong lalago. Sa journey ko, becoming the Kuys Ron, dito ko mas lalong makikilala din ng Panginoon. Kasi lahat naman ng gagawin ko, hindi para lang mag-motivate ng ibang tao. Hindi lang para maka-inspire, hindi lang para may matutunan ako, kundi para magkaroon din ako ng connection, intimate relationship kay God. Ayan, napakaganda. Thank you so much, Kuys Ron. Kasi talagang expect na natin, expect the unexpected, di ba? So, yung mga ganyang bash. Pero I just would like to share, very quick lang, no? Kasi I believe di mo ito napakinggan nung nandun tayo sa heavens portal. But ito yung symbolism kasi when we started this, Glorious Arts and Production, I just want to share with everyone, no, na sabi ko, Lord, meron bang any sign or symbol that you can give us that we're on the right track, that we're doing the right thing, that it's not just us who decided to start this, or meron ka bang ipapakita sa amin that we can hold on to, na kapag nahirapan na kami, or your artist namin, this is your word, this is your, it is a God-given idea. So, what happened nung punta ko ng HP is he showed me, hindi ko na i-detailed mo kasi medyo mahaba. Pero he showed me the clouds. Yun yung hinighlight niya sa akin. Kung paano, hindi ko na i-detailed. Ayan. Pero may story yun kung paano na-highlight yung clouds of all na nakita ko sa HP. Yun yung hinighlight niya. And then, when I search it, anong meron sa clouds? I search it scientifically, spiritually. Ano yung message nito? Kasi syempre, para malaman mo. So, ang sinabi dito spiritually is, it represents the presence of God. It is the covering of the Lord. It is a form of an natural art created. And sabi dito, yung pagbinalikan mo, yung pillar of clouds and exodus, this is what yung Israelites papunta dun sa a promised land, yun yung nag-guide sa kanila, and yun yung nag-protect sa kanila from the blistering sun, from their enemies. So, ibig sabihin,
Ito na yun, Lord. Thank you for the pillar of cloud that you have given us. Kasi it's your Praise sign God. that we are protected. It's your sign that even whatever we do, kasi sabi dito, wala eh. They're in the wilderness eh. Pero like, just like as we're in the wilderness, like we don't know where to go, ano yung gagawin mo, Panginoon. It is new to us. Everything is new. But we're just following your word, your instruction. And yet, God assures that we're covered, fully covered, and we have His guidance through the pillar of cloud. So yan, kaya in your journey dito, I know talagang covered ka ng Panginoon, no? Amen. Whatever you do, talagang maganda yung alisin mo lang, huwag mo silang pakalaman, just do your thing, okay? And everything will follow. Ayan. Amen. At saka talaga naman, Teno, gusto ko lang din share na yun nga yung sabi ka kanina dun sa lesson din, hindi mo malalaman na ginto ka hanggat hindi ka nasusubukan. Yes. Tama yun. Kasi wala eh. Hindi mo ma-appreciate yung results kung walang paghihirap. Parang ano, binigay lang sa'yo, that's it. You appreciate the value because of the process that you've gone through that. At saka kung kalooban ng Panginoon ito, He will make a way para magpatuloy tayo. Yes. Ayan. Okay. Ayan. So, last question na. Sarap pa makipagkwentuhan, pero last question eh. Yeah. So, last question. Okay. So, kung yun yung expectation mo in your journey being the question, ano naman yung, what are we going to expect from you? Yeah. So, ano yung mga expect namin sa'yo bilang the question of Glorious Arts and Production? Ito marami. Ayoko naman magsabi ng mga hindi ko kayang gawin. So siguro may tatlong bagay lang ako na babanggitin. Pero nakakatiyak ako na ito ay magagawa ko or ma-expect nyo sa akin bilang Kuys Ron sa Glorious Art Production. Ang unang-una ay ang pagiging tapat sa commitment. Ito, hindi ko lang ito gagawin para may mapatunayan din sa sarili. Kundi, hindi ako sa Glorious Art nakakommitment. Kundi, sa binigay sa akin ng Panginoon. Kundi para sa Panginoon. So kung sa Kanya ko tinutuon yung commitment ko, kailangan maging tapat ako. Maging tapat sa commitment. Pangalawa, siyempre, hindi aksidente na may mga makakasama ako soon or may kasama na ako. And kung hindi lang ako dapat sa Panginoon maging tapat, kundi pati na rin sa mga kasama ko na ibibigay sa akin ng Panginoon. Naniniwala ako na lahat ng nangyayari ay may dahilan. So, binigay ito ng Panginoon, kailangan na maging tapat din ako sa mga kasama ko. Kasi kung paano ka magiging tapat sa Panginoong Diyos, na hindi mo nakikita kung sa mga binigyan niya sa buhay mo, mga connection, ay hindi ka magiging tapat. So, kailangan maging tapat rin ako sa mga kasama ko. And last but not the least, ang pwede niyo ma-expect sa akin, hindi ko ito pinapromise, pero dahil nga sa Panginoon ako merong commitment, at the same time, Glorious Art Production is I will give my best version of myself. Hindi lang yung kung ano yung kaya kong ibigay ngayon. Kung ano yung kaya ko pang ibigay so. Kundi kung ano talaga ako. Kung ano talaga ako, kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon na ito ka. So, maasahan niya na hindi ko ito sasarilihin, kundi ibabahagi ko kung ano ako. And I will give my best version of myself. Para thank you so much. Thank you, Ron. Kuys Ron. And so, talagang i-expect natin from Kuys Ron na makikita natin yung portion of his life. Like, sabi ko nga sa kanila, bakit camera yung logo ni Glorious Arts and Production? Because all our artists are sharing a part of their life. And it's the, ang kanilang buhay is extension na nila yung camera. Kumbaga, the camera is the window to their life na nakikita ng viewers. Kaya, thank you kasi you have promised us that you will be sharing the best version of your life, so everyone that is going to watch ng mga videos mo and all is makikita talaga nila na the giftings and the anointing that flows through you. Ayan. So thank you so much. Ayan. May gusto ko pa ba any last words?
Ayun, sana samahan niyo ako sa journey ko bilang Kuys Ron sa Glorious Art Production. Papatunayan natin sa buong mundo na hindi hassle maging Kristiyano, kapatid. Ang buhay ay hindi ups and down, kundi progressive. Pataas tayo ng pataas. Kasi kapag si Kristo ay nasa atin, hindi man kailanman hindi tayo magagapi ng kaaway. Kaya walang dahilan para maging hassle ang buhay. Kaya lagi niyong tatandaan, hindi hassle maging Kristiyano. God bless. Ayan. So, thank you so much, Kuys Ron. We really have a great time with you. Ayan. And so, ating, before we end, no? Ayan sa ating mga nanonood ngayon. So, thank you so much for your time as well in spending this minutes with us. Ayan, na talagang you finished this video. And we would like to ask a simple favor from you guys. Kindly like, share, and subscribe to all our channels in Glorious Arts and Production. And if you want to become a part of us, to become an artist or a team member of this organization, just send us a message and we'll get back to you as soon as possible. Thank you so much and God bless everyone. God bless.